ulo ng mga nagbabagang balita. Isang patient under investigation sa Puerto Princesa, pumanaw na kagabi. Specimen ng pasyente, ipinadala na sa RITM para masuri kung positibo ito sa COVID-19. Calamity Fund, maaari nang magamit bilang tulong sa mga residente kaugnay ng Enhanced Community Quarantine. Puerto Princesa City Government, inilatag kung sino ang makakatanggap at paano makukuha ang ayuda sa mga apektado ng Enhanced Community Quarantine. Dagdag supply ng tubig, kukunin ng Puerto Princesa City Water District sa Lapu-Lapu River. At ano sa kuyunon ang manatili sa loob ng bahay? Alamin sa homework! Sa ABS-CBN Palawan News Center, narito na ang TV Patrol Palawan! Maigapon Palawan, isang patient under investigation sa Puerto Princesa ang pumanaw po kagabi. Hindi naman malino pa kung may kinalaman ito sa Coronavirus Disease 2019. Nagpapatrol si Lynette de la Cruz. Hanggang nitong Marso 17, umakyat na sa 1,075 ang bilang ng Person Under Monitoring o PUM kaugnay ng COVID-19 sa Puerto Princesa at Palawan. Pumalo na rin sa 25 ang Patient Under Investigation o PUI habang may 2 pang binavalidate, 12 rito ay mula sa Puerto Princesa. Ayon sa kinauukulan, marami kasi ang mga umuwi mula sa National Capital Region kaya tumaas ang bilang. Samantala, isang patient under investigation naman sa Puerto Princesa ang namatay na. Isa umano itong lalaki at mahigit 30 anyos. Mayroon umano itong travel history sa labas ng Puerto Princesa. Dumating ito sa lungsod noong March 13. Pero hindi patiyak kung ano ang dahilan ng pagkamatay nito. Dahil bago ito maging PUI, ay mayroon na itong chronic disease o malalang sakit. Dinala ito kagabi sa isang ospital na hirap nang huminga at dito na ito namatay. Nakuna na rin ito ng specimen na ipadadala sa Research Institute for Tropical Medicine. Sa kasamaang palad, siya po ay namatay sa hospital. Siya po ay isa sa mga kasama po namin na indicated as PUI. Siya po ay nakunan po sa hospital ng examinasyon at yung test na yun po, tinest po siya. Yung test na yun ay ipapadala pa po sa Manila po, by today o by tomorrow para i-examine po, sa DOH o sa RITM po. So wala pa po kaming nilalabas na siya ba ay positibo, hindi natin sigurado, hindi natin alam. Sana man lang, sana negative pa rin sana ang resulta niya once na lumabas po yung resulta na yun. Mahigpit ngayon na binabantayan ng mga eksperto ang mga PUI at PUM. Hanggang ngayon naman ay wala pang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Pero paalala nila sa mamamayan, lalo na ang mga nagsiuwian mula sa mga lugar na may kumpirmadong kaso ng COVID, na agad na mag-self-quarantine. Lynette de la Cruz, ABS-CBN News. Sa pagdeklara po ng State of Calamity ng Pangulo kagabi, tinututukan po ngayon ng mga barangay ang pagpapakalat ng tamang impormasyon kaugnay po ng Coronavirus Disease 2019 at mga paghahandang ginagawa. Nagpapatrol si Diana Lat. Nandito po kami para mag-inform ng ating mga kabarangay sa ating Abala na ang mga barangay sa pagpapakalat ng impormasyon at tulong ukol sa pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine. Tulad na lang ng Barangay Masipag na sinimula na kahapon ang information dissemination. Bilang po ng barangay, naatasan po tayo ng Pangulo para po ipatupad ang batas na ito. Mga kabataan na nandyan, happy hours po tayo, 8 o'clock, mamayang gabi.
Sana po, wala mo na pong makatambay dyan sa labas mamaya para hindi kayo ano ng ating mga kapulisan. So kami po yung nag-inform sa kanila about sa COVID-19 na, at maliban po doon, in-inform din natin sila na kung pwede lang manatili sa kanilang mga tahanan. Pero aminado ang barangay na kukulangin ang kanilang pondo. Actually, hindi po sapat eh. Pero we are doing our very best para humabigyan po natin sana lahat. Ito po yung nanggaling sa aming 5% calamity fund. Dahil dito, naisipan ng city government na magamit ang calamity fund para may iwasan na makapasok ang coronavirus disease 2019 sa lungsod. Bagaman nag-endorso na si Mayor Byron sa sangguniang panglungsod kahapon, ay hindi pa nakakapagdeklara ang City Council ng State of Calamity. Actually, yesterday we were getting ready to call for a special session, biglang after nag-usap-usap ulit, it turns out na we cannot declare a state of calamity unless we have at least one positive COVID case. Pero dahil kagabi ay nagdeklara na si Pangulong Duterte na nasa state of calamity ang buong bansa, maaari na rin magamit ang calamity fund. Lumabas na rin na declaration from the president na yun nga, the entire Philippines is under a state of calamity. And yung sa meeting ni na mayor kanina, mukhang we don't need to declare locally, pero kanina rin kausap ko si Director Tagle, sabi niya wala namang masama kung tayo mismo ay mag-declare din. Liban sa calamity fund, nagdeklara na rin ng sanggunian noong nakaraang Lunes na maaari nang gamitin ng 75 million pesos na savings ng CDRRMO. Plano umanong gamitin ang pondo para sa mga personal protective gears at pagkain na ayuda sa mga pamilyang apektado ng enhanced community quarantine. Diana Lat, ABS-CBN News. Nilinaw po ngayon ng Port of Princesa City Government kung anong klaseng ayuda at paano ito matatanggap sa gitna po ng pagpapatupad ng enhanced community quarantine. Nagpapatrol si Lynette La Cruz. So ito po yung pag-present ko sa inyo ngayon is napakahalaga po. Tinipon ang mga punong barangay sa Puerto Princesa kaninang umaga. Ipinaalala sa kanila ang kanilang mahalagang papel sa laban kontra COVID-19. Una ay ang pagmumonitor sa kanilang mga residente at pagkakaroon ng barangay isolation unit kung sakali mang may patient under investigation. Tayo ay talagang super duper nag-warning sa mga bawat barangay na dapat gawin na natin yung ating lahat na preventive measures. Ito po yung time na kung paano kayo masusukat ng isang leader. Leader ka ba or leader lang? Maging ang mahahalagang puntos na dapat ipaalala sa mamamayan na huwag magpanik, huwag mag-hoard ng pagkain at huwag ma-stress. Kasi ang tendency po kapag nagpanik tayo, hindi tayo makakapag-desisyon na tama. Hindi tayo magkakaroon ng konsiderasyon sa iba't ibang mga bagay. Kaya isang mahalagang payo po, wala po yan siya sa listahan, it's a practical advice para sa ating lahat, huwag tayong magpapanik, huwag tayong mag-hoard, magbibili ng napakarami. Kasi kabahagi din po yan ang pagpapanik natin. Samantala, nilinaw ni Mayor Lucilo Byron na barangay din ang makakatuwang nila sa pamamahagi ng ayuda sa mga residenteng kanilang nasasakupan. Pero ayon sa alkalde, sa halip na 3 kilong bigas kada araw sa bawat pamilya, gagawin na lang na tig isang sakong bigas ang ibibigay sa buong pamilya para sa loob ng 2 linggo. At ang maaayudahan ay ang nasa 7,000 miyembro ng 4Ps, Poorest of the Poor, na nasa listahanan ng CSWD. Kung paano ipamamahagi, nariyan umano ang mga taga-Bantay-Gubat at Bantay-Dagat para tumulong. Dadalhin ito sa Coliseum, saka ipadadala sa covered court ng mga barangay. Magkakaroon naman ng numbering para hindi magumpukan ang mga tao sa covered court ng barangay at ma-observe pa rin ang social distancing. Paanong i-claim sa 98 para may social distancing? May number yan, 1, 2, 3, 4, 5, di ba? Ang sabi, ang usapan namin ng CSWD, hatiin lahat ng odd number, halimbawa sa umaga, lahat ng even number sa hapon, para hindi magtumpukan ng mga tao doon dahil ayaw natin
na nagtutumpukan yung mga tao. Umaasa ang alkalde na pagkalipas ng 2 linggo ay uhuhupa na ang isyu sa COVID-19 at walang maitatalang kaso sa lungsod. Pag natapos yan, maraming tanong. Sabi nung iba, bangkero ako, ganyan, wala ba kaming makukuha dyan? Ito ay para sa poorest of the poor. Kung may bangka ka, saan lamang bangka mo? Bakit asa ka pa sa gobyerno? 2 linggo lang ito. 2 linggo lang ito, sana patapos natin ang problemang ito. Pag lumagpas tayo ng 2 linggo, kamo tayo lahat ng ulo natin. Papaano na lang ito? Paano na lang natin haharapin ang problemang ito? Kaya para masigurong walang makakapasok na COVID sa lungsod, pinakikiusapan ang mga opisyal ng barangay na seryosohin ang issue at alamin ang mga responsibilidad sa barangay at sa nasasakupan. Lynette de la Cruz, ABS-CBN News. Kumakalat po ngayon sa social media ang video ng mga stranded na pasahero dito po sa Puerto Princesa International Airport na pinagbubuntunan ng galit ang mga empleyado ng isang airline company. Nagpapatrol si Diana Lant. Saan niyo sa inyo pera nang binabayad sa airline? Ang mga kasi hindi nakaintindi. Pera namin ang kinakain yun. Sa video na nire-upload ni John Valderrama, makikita ang galit na galit ng mga pasaherong sinisigawan at minumura ang empleyado ng Cebu Pacific. Ang mga naturang pasahero ay may flight sana pa Iloilo, pero kansilado na ang kanilang direct flight. Dagdag pa ang pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa Palawan, kaya't hindi sila makalabas. At dahil Biyernes pa naghihintay ang ilan sa kanila, dismayado na sila na hindi makaalis ng lungsod. Kahit ngayon, tuloy pa rin. May kailangan namin. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, binigyan na mapagpipilian ang mga nasa 20 pasahero ng Cebu Pacific pa Iloilo na bumili ng tiket na lang pa Cebu at muling lumipad pa Iloilo. Pero may ilan na hindi pumayag. Dahilan, kaya tuluyan na silang na-stranded sa airport. Sinubukan din daw ng provincial government na gawa ng paraan ng kanilang pag-alis, pero kanselado na talaga ang mga flights. We have already requested Cebu Pacific to ferry them out. Unfortunately, naka-receive kami ng letter from Cebu Pacific this morning na regrets doon sa request ng governor natin. If wala talagang airline na mag-consent, we may be able to ask the military to provide us with aircraft for that. Ayon naman sa tagapagsalita ng Cebu Pacific na si Charo Lagamon, pinag-aaralan pa nila ang maaaring gawin. Sana umano ay maintindihan ng mga pasahero na apektado rin ang kanilang operasyon ng kautusan ng gobyerno. We understand naman where people are coming from. They want to go home. They're, wala na silang pera, wala na silang hotel. And you know, the uncertainty is obviously going to make them very stressed. But we're doing everything that we can. We're trying to see how we can help them. But at this point in time kasi, we also are not sure what we can do, but we will try. Ang kanilang rekomendasyon, maaaring mag-rebook ng flight ang mga pasahero o i-refund ang kanilang mga ticket. I hope they understand that these quarantines are not for anything else, but really for public health and public safety. And we all have to support this and understand the situation. Ayon sa KAA Puerto Princesa, ngayon ay may 2 flights ang AirSWIFT pa Clark, Pampanga. Bukas, kung wala ng ibang flights, sa entrada pa lang ng airport ay hindi napapapasukin ang mga pasahero ng commercial flights upang maiwasan na mangyari ulit ang parehong kumosyon. Diana Lat, ABS-CBN News. Kaugnay po ng pinapatupad na enhanced community quarantine, nagigipit na rin po ang mga pulis sa mga bumabiyahing sasakyan sa mga kalsada dito po sa Puerto Princesa. Nagpapatrol si Lynette La Cruz. Mula kahapon ay nakadeploy na sa mga pangunahing kalsada ng Puerto Princesa ang mga pulis. Binabantayan nila ang mga pumapasok at lumalabas na mga motorista. Bawat dumadaang sasakyan, pinapara at inuusisa kung saan pupunta. Kapag hindi valid ang dahilan, hindi pinapayagang makadaan, gaya ng mga gagala lamang, maliban sa mga mamamalengke.
pero isa lang bawat miyembro ng pamilya ang papayagang bumiyahe. Hinaharang naman ang mga may angkas na motorsiklo. Sir, pasensya po talaga sir. Bawal po ang may angkas sir. Huh? Opo sir. Isang motor sir, isa lang po ang dapat sumakay. Hindi kasi pinapayagan ang angkas. Kung bibiyahe man, dapat ay isa lang ang sakay dahil hindi mapapractice ang social distancing. Pero kung mga residente naman sila dito sa Puerto Princesa, so kinukundi natin. At ina-advise namin na kung hindi naman mahalaga yung pupunta, na mag-stay na lang talaga sa bahay. Paglilinaw ng otoridad, ang papayagan lang maglabas-pasok ay ang mga uniformed at medical personnel. Maaari namang payagang makadaan ang four-wheel vehicles, pero dapat i-observe ang social distancing o limitado lamang ang sakay. Iniiwasan po natin kasi yung mga gatherings ng tao para sa ma-minimize yung pag-scatter ng coronavirus. Iyon po yung ano niyan. Kaya inaano po natin yung social distancing and then yung paglabas po ng mga tao para to curb the coronavirus. Pero huwag na rin daw isama ang mga bata sa paglabas sa tahanan. Para naman daw sa mga kailangan pa rin sa trabaho, mas mainam na kausapin ang employer na ipasundo na lang ang mga empleyado. Pakiusap naman ang PNP na sana ay wala nang magmatigas, lalo't may nasampulan na raw sila na nagmatigas at kanilang sasampahan ng kaso. Meron. Ako personally, ang mga nag-apprehend is mga meron kami mga tricycles and then yung kahapon, right after our conference, may nahuli ako na dalawang commuter vans from Rio Toba and then from Aborlan. Ayon naman kay Mayor Lucilo Bayron, kung gustong makadaan ng mga taga-munisipyo, dapat sila ay may exemption. At sa mga gustong ma-exempt, pinapayuhang magsulat sa tanggapan ng City Administrator Arnel Pedrosa sa kaumuna i-evaluate kung sapat ang dahilan. Kung exempted sila. Kung hindi sila exempted, pababalikin natin. Di ba? Merong mga exempted na tao na papapasukin natin dahil hindi natin sinasara ang puerto na ang mga taga-munisipyo hindi na makapunta dito sa atin. Kailangan nila tayo, kailangan natin sila. Naiintindihan naman daw ng otoridad ang hinaing ng mamamayan, pero sana raw ay sumunod muna at unawaing ginagawa ito para hindi mahawa sa COVID-19 na hindi patiyak kung sino-sino ang maaaring tamaan. Kaya para sa ikabubuti ng sarili at kapwa, mag-home quarantine na lang. Lynette de la Cruz, ABS-CBN News. Ilang frontliners po sa Puerto Princesa ang aminadong nahirapang sumakay mula nang ipatupad ang enhanced community quarantine. Nagpapatrol si Arlie Cabrastante. Hindi na muna pinayagan ng mga pampublikong sasakyan na bumiyahe alinsunod na rin sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa Puerto Princesa. Mahigpit na itong pinatupad simula kahapon. Kaya ang ilang mga medical staff at practitioners ang nahirapang sumakay. Naitanong pa ng ilan, paano na ang mga health workers na wala namang pribadong sasakyan? Paano pa sila makakapasok? Habang ang iba, naghanap na ng maaaring masabayan. Kung may iba naman na problema sa masasakyan, may iba naman na nag-offer na sumabay sa kanila ang ilang mga kasamahan para lamang makapasok. Kaya ang tanong, may inilaan nga ba ang transportasyon ng gobyerno para sa kanila? Ayon sa Puerto Princesa City Government, sa ngayon ay wala pang plano para sa transportasyon ng mga frontliners. Sa ngayon wala pa, no? Kasi busy pa yung ating ibang mga personnel, no? At pangalawa, ano yung ating ilalaang sasakyan, no? Kasi pagka naglaan tayo, kailangan masanitize yan, kailangan maayos yan. So may mga ganung bagay na kailangan natin gawin. Pero gaya nga ng nasabi ko, kailangan may mag-aasikaso niyan. At sa ngayon, wala pa tayong nakikitang maaari, no? At pinag-aaralan pa lang. Dahil nga naman biglaan ito, talagang kailangan natin lahat mag-adjust muna. Daman nila ang hirap sa pagsakay, pero nakikiusap rin muna sila na hanggat hindi pa napaplansya ang transportasyon, ay baka ang mga ospital na muna ang maglaan ng masasakyan ng kanila mga empleyado. Kiusap na lang muna natin para magampanan natin yung ating mga trabaho,
i-ano rin muna natin yung transportasyon ng ating mga kasamahan, ano? At ito naman ay bilang pagbabantay sa atin, no? Kasi matrabaho pa kung idadagdag pa sa atin yan, sa tingin ko magkakaroon pa tayo ng problema later. May ospital naman na nagbigay na ng transportasyon para sa mga empleyado nila. Napaghandaan na nila ito, lalo na ang sektor nila ngayon ang pinaka-apektado ng problema. May inilaan na sila mga services at point-to-point ang sundo para sa tatlong shift ng pasok ng mga empleyado. So meron tayong mga services specific time from one point to another point. So make sure na nandoon sila para makarating dito. Kahapon nasa city administrator office, and then we asked them kung ano ba. So as long na within Puerto Princesa ay makapasok naman sila. So ang concrete plans natin, all departments nag-share doon sa kanilang mga empleyado na ito ang time ng pick-up, ito ang time ng hatid para makarating sila sa atin. Kasi pag hindi nakarating yung ating mga workers, paano na natin maseserve yung ating mga minamahal na Palawenyo? So meron talaga. Hindi lang transportation dyan. We made sure that we are able to give them food. Samantala, nilinaw naman ng city government na hindi talaga papayagan ang mga pampublikong sasakyan kahit na sumunod sa social distancing. Ito ay bilang pag-iingat na rin sa lahat upang mapanatiling COVID-free ang Puerto Princesa. Ardy Cabrestante, ABS-CBN News. Plano raw po ngayon ng Puerto Princesa City Water District na kumuha na ng tubig mula po sa Lapu-Lapu River para maibsan ang nararanasan po nating crisis sa tubig. Nagpapatrol si Dayan Land. Di ba sir, yakit po sa taas kasi nandun yung ano eh, action center eh. Sana po, maapin na naman sir eh. Wala lang po kami talaga tubig. Sige sir. Naaraw na po eh. Napasugod si Kuya Renato kaninang umaga sa opisina ng Puerto Princesa Water District. Reklamo niya, Biyernes pa sila walang tubig sa purok pagkakaisa barangay Bangkaw-Bangkaw. Gusto ko sana iparating sa water district na mabigyan kami ng tubig. Kahit ma-injikan man lang kami, kaya ilang araw na kaming walang tubig. Ilang araw na po? Simula pa nung Biyernes. Ilang araw na. Ilang araw na. Tapos mabigyan man kami ng, minsan nagkakaroon din ng tubig. Halos naabot lang ng mga kalating oras. Tapos mahinang-mahina. Sir, sa baba niya, sa smart sa kablog. Mga smart kasi hindi nagagaling. Siguro sir, busy yan sir. Subukan naman daw nilang tawagan ang water district, pinapatayan naman daw sila ng telepono. At pag tumatawag naman kami, pinapatayan naman yung number na tinatawagan namin, pinapatayan naman. Hindi kami makakonek. Ayon sa water district, patuloy pa rin kasing nararanasan ang mababang supply ng tubig. Kaya naman, naisipan nilang magamit na ang tubig sa Lapu-Lapu River dahil nailatag na nila ang ilan sa mga tubo ng Water System Improvement Project 2. Temporarily, gumawa po tayo dyan ng structure na pwede nating kukunan ng tubig mula po dun sa dalawang ilog na yon, dadaan po sa ating transmission line. Ito naman po ay ma-insure din natin yung quality ng tubig dahil maglalagay po tayo ng mobile treatment plant doon. So, maaring ipatupad ito sa katapusan ng Marso o pagsisimula ng Abril. Ang nauna namang plano na cloud seeding, naabutan na rin ng mga travel restrictions dahil sa banta ng COVID-19. Kaya't kahit nakahanda na, ay wala umanong mailipad ng mga tao ang nakuhang aircraft papunta ng lungsod. Samantala, simula ngayong araw, sarado na ang mga opisina ng water district at mga bayad centers. Pero tigil muna ang mga penalties, surcharge, disconnection at minimum rate. And since may mga consumers na rin talagang hirap na po or hindi na rin maaabot yung 10 cubic, 5 cubic na minimum natin. So we disregarded yung ating unang implementation na split minimum and then eto na yung actual implementation. Habang magpapatupad din ulit ng pagpapaigib ng tubig sa mga barangay na hirap sa supply. Pero kailangan pa rin daw ipatupad ang social distancing. Magsisimula naman sa 84 centavos hanggang 84 pesos ang singil sa paigib ng tubig ng water district sa piling mga lugar. Depende sa laki ng mga container. Diana Lat, ABS-CBN News. Kapamilya, alamin naman po natin kung ano sa salitang kuyunon ang manatili sa loob ng bahay. Yan po ating homework sa pagpapatrol ni Lynette Dela Cruz.
Dahil sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa Pilipinas, pinapayuhan ang mamamayan na huwag maging matigas ang ulo, sa halip ay sumunod na lang at manatili sa loob ng bahay para malayo sa sakit. Ano naman sa salitang kuyunon ang manatili sa loob ng bahay? Magpirmi sa silid ang balay. Magpanari sa silid ang balay. Sa salitang kuyunon, ang manatili sa loob ng bahay ay magtinir sa silid balay. Para hindi talaban niyang COVID-19, hindi dulutan niyang COVID-19. Kapamilya, abangan ang iba pang salitang kuyunon na ating pag-aaralan sa homework. Lynette de la Cruz, ABS-CBN News. At yan ang kabuuan ng mabalitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Patuloy po kami maglilingkod, kapamilya. Kasama po ang ating sign language interpreter na si Meribel de la Torre. Ako po si Jay Zabanal. At kami ang inyong mga patrol na Pilipino hanggang bukas. Matamang salamat. Igmaid nga po, Palawan.